Magandang araw mga kaibigan. Muli po ay andito pong yung lingkod na inyo pong tagapagbalita, si Pinas Isip na wala pong isip, na maghatid po sa inyo ng mga may init na balita na nagmula po sa loob at labas ng ating bansa. At ang mga balita pong ibabalita ko po sa inyo ay walang kakwenta-kwenta. Kaya kung handa ka na po na mapakinggan ang mga balitang walang kakwenta-kwenta, ay uumpisan ko na po ang pagbabalita. Kapapasok naman po ng balita. Ito po ay patungkol sa viral na viral ngayon na paslang ang nangyari sa Paniketarlac. Sumagot na po ang sospek sa pagpaslang sa mag-inang Sonia at Franco Gregorio na si Jonel Nuesca. Kung bakit daw niya nagawa na paslangin ang mag-ina, may sagot na siya ngayon kung ano ang dahilan. Ayaw po sa sospek habang naakulong ay kinikwento niya ang pangyayari. Wala naman daw siyang balak paslangin ang mga ito at talagang kakausapin lamang daw niya sana. Kaso biglang kumanta si Lola Sonia ng I Don't Care At ang kanta pala iyon ay ayaw na ayaw daw niya na marinig. Dahil sa kantang ito na inaalala daw niya ang panluloko sa kanya ng kanyang ex-GF. Iyon daw ay timsong nila. At dahil daw sa panlulokong ginawa sa kanya ng kanyang ex-GF na mahal niya nang sila ay maghiwalay dahil siya ay iniwan, ay para daw siyang batang hagulgol na hagulgol, iyak ng iyak. Kaya tumimo at tumaling sa kanyang puso na kung sino daw magmula sa araw na yun ang marinig niya nakakanta ng kantang iyon ay kanyang papaslangin. Kaya po sa kamalasang palad, ang kumanta ng kantang iyon ay walang iba na una niyang narinig ay si Lola Sonia. Kaya ayun, nang bigla niyang marinig ang kantang iyon ay nagdilig ang kanyang panin. Kaya naalala niya ang kanyang ex-GF na nanloko sa kanya, na nasaktan siya ng sobra-sobra. Kaya ayun, bigla niya nalang pinutuan ang mang-ina. At yan po ang salaysay ng sospek sa buong pangyayari. Bahala na po kayo kung maniniwala kayo o hindi. At ito po ang inyong tagapagbalita, Pinas Isip na walang isip, na naghahatid po sa inyo ng balita na mga walang kakwenta-kwenta. Inaasahan ko pong magkikita kita pa tayo sa susunod ko pang mga balitang katatawanan. Hehehehe.